Good day again, champions. Okay, good day mga grade 10 students. Welcome to a Science 10 class. Okay, we are on lesson number 2. Okay? So, I hope you've learned the mole concepts na, 'di ba? So, magagamit natin 'to dito. And before we start our class, don't forget to upload your selfies sa ating album na Chemical Reaction and ating mga tagapakinig sa radyo, I hope you learn. Okay. So, chemical reaction. Familiar naman kayo. We have two types of reaction. The physical and the chemical reaction. Okay? Pag physical reaction, nagbago lang yung size, yung mga physical property niya. While the chemical properties ay, okay, chemical reaction ang nagbabago ay yung mga chemical property. From one chemical to another. Okay? Meron dalawang parts ng chemical reaction. Okay? Meron tayong tinatawag na reactants and the products. Okay. Anong naiisip nyo? Okay, ano kaya sa tingin nyo yung reactants and products? Okay, meron tayong chemical reaction, pero walang chemical reaction kapag walang reactants at walang products. Okay, parang math din to. Okay, i-relate natin sa math. Okay, math is like an equation. Okay, kung reactants yung tanong, ang sagot ay ang products. Parang ganito. 1 plus 1 equals 2. Okay? Sa chemical reaction, parang ganun din. Meron tayong reactants. Ang reactants natin ay, pwedeng isa lang yung reactant, yung product, pwedeng marami rin. Okay. Ang reactants ay yung nag-react from the word react. Diba? Kayo, pag nagre-react kayo, diba? Okay. Normally, pag yung tao ay nagre-react, may mga nabubuo talaga. Diba? Kuwari. Pag nag-react ka sa isang bagay, pwedeng mag-produce or magkaroon ng product na pag-aaway kasi ma-pride ka, di ba? So, same lang rin sa ating chemical reaction. Meron tayong reactants and products. Reactants ay yung mga nag-react at base sa kanilang reaction, nakabuo sila ng bagong chemical or tinatawag natin na products. Okay? So, yun yung parts ng chemical reaction. The reactant and then the product. From the word product, yun nabuo. Reactant, from the word reactant, yun yung nag-react. Okay. Ngayon, meron tayong 5 types of chemical reaction. Okay. Meron tayong 5 types. May iba't ibang klase ng chemical reaction. Okay. The first one is the combination or the synthesis reaction. From the word synthesis, meron kang binubuo. Okay? Synthesis, yung nagsisynthesize ka. Diba? Parang man-made. Yung plastic, synthesize, ano yun? Ibig sabihin, man-made. Ibig sabihin, may pinagbuo-buo sila. Okay? So, no, or combination, nagko-combine ka. Okay, the combination reaction ay merong formula na ganito, chemical formula na ganito, okay, na sinusunod. A plus B will produce AB. So, ilan ang kanyang product? Okay? Ay, ilan ang kanyang reactant? Ang reactant ay dalawa, nakabuo ng product. Kaya sinabing combination, kasi yung dalawang reactant ay nag-combine at nakabuo ng isang product. Okay? Nagigets nyo? Okay, so ganun lang yun. Basic pa lang tayo muna. Okay? Ngayon, meron tayo tinatawag na decomposition reaction. Pag sinabing decomposition, ano naisip nyo? Decomposition, nag-decompose. Ibig sabihin, na-breakdown. So, normally, ang kabaliktaran ng combination reaction ay decomposition reaction. Okay? Parang ganito sa combination eh. Yung babae at yung lalaki. Di ba? Magkakaroon sila ng mapu-fall sila sa isa't isa. Di ba? Tapos, ano magiging product? Ibig sabihin, ikakasal sila. So, same. Pero, pagdating sa decomposition reaction, nagkahiwalay sila. Okay? Parang reverse lang. Okay? A plus B will produce AB. Ngayon, ang dating product sa combination reaction, ngayon, ito na ang reactant. Okay? Ito ang magre-react, madedecompose siya, at makaka-produce ng, ito na ngayon ang products, A and B. Kasi, naghiwalay na. Okay? From the reactants, nagkaroon ng decomposition, o kari nabulok, or maraming klase ng decomposition, more likely nabulok,
nag-iwahiwalay ang kanyang mga elements. So, ganun yung ibig sabihin nun. That's the decomposition reaction. Breaking down of elements from a compound. Okay, naalala nyo pa? Element ay yung single atom. Pag nag-combine sila, ang tawag natin dun ay compound. Same lang din dito. Two elements combined or pwedeng two compounds or an element and a compound combined, makakaproduce tayo ng compound. Pag decomposition, siya yung reverse ng combination, a compound will decompose to produce two elements or an element and a compound. Okay? So that's the first two types of chemical reaction. Okay, meron naman pangatlo. Okay, the third one is the single replacement reaction. Okay, from the word single replacement reaction. Okay, yung single ka na nga, na-replace ka pa, di ba? Okay, normally, ito yung single replacement reaction, nire-replace ka ng, nare-replace ka, okay, yung dalawang magkasama, nare-replace ng isa. Okay, parang ganito, A plus B, magkasama silang dalawa, si C ang single, ngayon, si C, magre-replace niya yung isa sa compound na to at makakaproduce ka ng AC, kasama na ngayon ni ACC, at si B na naman yung mag-isa. Okay? Nagigets nyo? Single siya, nireplace niya si B na ngayon ang single. Okay? Nagigets nyo? So it means from the word single replacement, isa lang ang pinalitan. Okay? Pero nireplace pa din. Okay? A plus B na compound na to plus C na mag-isa lang, ito yung reactant. Before mag-react, separate entity itong dalawa na to. Ngayon, after the reaction, nakaproduce tayo ng AC plus B. Ibig sabihin, si B napalitan ni C. Okay? Para sa mga taong pinagpalit, makaka-relate kayo. Diba? Pero mag-aral muna kayo, ha? Okay, next one. Ito naman, pangalawa is the double replacement reaction. Okay, anong pagkakaiba niya sa third? Sa pangatlo, single and double, ibig sabihin, pag single, isang beses, isa lang siya pinalitan. Sa double replacement, dalawa ang nagpalit. Okay, parang ganito yan. AB plus CD. Okay, ito na yung mga reactants natin. Pareha silang may partner. Okay? So ano sa tingin nyo magiging produkto? Okay, the product, okay, these are the reactant again ha. Tandaan nyo, ang reactant ay before the reaction. The product is always after the reaction. Okay? A plus B, AB plus CD. Okay, tandaan nyo ito, mga variable lang ito ha. Ano, exchange, pwede ito mapalitan ng mga compounds. Ay, ng mga elements. Okay, AB plus CD. Okay, magpapalitan. Ngayon, ibig sabihin ng double replacement, magpapalitan sila ng partner. Si A, oh, papalit sila, ganyan. So normally, si A na dating kasama ni B, ang kasama na ngayon ni A ay D at magiging si B. Okay? Nagpalit si A at saka si B. So ilan na napalitan? Dalawa. Kaya tinatawag na double replacement reaction. Okay? Para ito, dalawang magpartner, nagpalitan ng partner. Okay? Gets nyo? Kung ito, isa mag-partner at isa lang na single, yung partner niya, pinalitan niya ng single. Ngayon, yung dati niyang partner, naging single na, yung dating single, may partner na. Ito naman, dalawang magka-partner, nagpalitan lang sila ng partner, so ang kinalabasan, AD and CB. That's the double replacement reaction. Okay, pwede nyo i-apply sa buhay nyo yan, di ba? Okay, next one. Okay, the last one is the combustion reaction. Okay. What is the root word for combustion reaction? Combust. Okay. Ano ibig sabihin ng combust? Nasusunog. Diba? Nagko-combust ang bahay nyo. O nasunog raw yung bahay nyo. Diba? So, combustion means merong pagkasunog. Okay? Tandaan nyo, chemical change yun. Kasi chemical reaction. Ngayon, naalala nyo pa sa inyong scouting na ano na lesson, meron tayong tinatawag na fire triangle. Okay, ano na nga yung fire triangle? Para makabuo ka ng fire, kailangan mo ng ano? Kailangan mo ng oxygen. Siyempre, pag walang hangin, walang apoy. Diba? O yung kuwari, apoy. Ngayon,
Ano pa ang kailangan mo bukod sa hangin or sa oxygen? Ano pa ang kailangan mo? Okay, kailangan mo rin ng fuel. Okay? Fuel or kung anumang bagay na nasusunog. Kasi kapag wala ka namang sinusunog, edi walang sunog, 'di ba? Okay, the next one, ano yung pangatlo? Okay? Fire ay oxygen, fuel, and meron tayong tinatawag na heat. Siyempre, kung walang init, walang spark, walang sunog, 'di ba? O may hangin, no, kuwari may hangin. Ito, may hangin naman tayo, oxygen. Ito yung fuel, 'di ba? Ito yung masusunog. Wala namang, hindi naman mainit, so hindi siya masusunog. Therefore, ang fire triangle natin ay oxygen, fuel, and heat. At present to lahat sa combustion reaction. Okay. Ang ating fuel ay ang hydrocarbon. Okay, napag-aralan natin nyo to dati sa inyong science 9, di ba? Hydrocarbon consists of carbon and hydrogen. Okay, ngayon, yung mga fuel, naalala pa yung mga gasoline, mga ano, and yung mga organic materials, puro hydrocarbons yun. Okay, plus kailangan mo ng oxygen. O, di ba? So, fire triangle, fuel meron, oxygen meron, ang kulang na lang ay heat. So, in the presence of heat, magkakaroon ng heat is triangle. Yan, yun yung sign niya. In the presence of heat, magkakaroon ng combustion. Ngayon, okay? Ngayon, guys, ito ang reactants. Ngayon, after na masunog, ano yung magiging product niya? Ano makikita nyo pag nagkaroon ng sunog? Okay? Normally, ang makikita nyo ay usok or carbon dioxide. At makakakita rin kayo ng water vapor or H2O. Water vapor na lang nag-evaporate na. Diba? Okay. Ganito yan. Naalala nyo dati sa Australia. Diba? Sa Australia, sige lang nagkaroon ng bushfire ng bushfire lang. Tapos di nila in-expect na umulan. Ngayon, umulan. Okay? Umulan sa Australia. Nagtataka sila kung bakit umulan doon. Dahil yan sa combustion reaction. Kasi pag nagko-combustion reaction tayo, pag may nasusunog, hindi lang carbon dioxide ang lumalabas. Meron ring lumalabas na water vapor na naiipon sa taas at kapag masyado na silang marami, babagsak na ang ulan. Okay? So that's the product of combustion reaction. H2O and carbon dioxide, and the reactants ay oxygen at fuel or the hydrocarbons. Okay, so yun ang ating mga types of reaction. Ngayon, i-apply natin ang ating natutunan sa totoong chemical reaction. Tandaan nyo guys, kopyahin nyo to, ito ay mga guidelines lang or yung formula na ating susundan. Okay, number one. Okay, tingnan natin sa number one. Anong klaseng reaction kaya ito base sa lima na to? Okay, out of this five, anong klaseng reaction ang meron sa number one? Okay, tatandaan natin. Ilan? Is this a compound? Okay, meron, di ba? So, ang A mo ay H, ang B mo ay O. Ngayon, ano napansin mo sa kanila? Okay, si H at saka si O ay naghiwalay. Okay, wag nyo muna ito pansinin yung mga number-number na to. Ang tawag dito is balancing equation. This will be our next topic. But focus muna kayo sa distribution ng ating mga elements. Okay, H2O, nag-separate yung H at saka yung O. Anong klaseng reaction kaya ito base sa lima na to? Okay? I'll give you time. Okay, correct. Ito ay, since nagkahiwalay si H at saka si O, siya ay decomposition reaction. Okay, ito ay decomposition reaction. Okay, kasi si H at saka si O ay naghiwalay. Ngayon, how about this one? Number two. Can you guess? Okay? NaOH plus KCl will produce NaCl plus KOH. O, ano napansin nyo? Si Na at saka si OH ay magka-partner nung una at si K at Cl ay magka-partner. After ng reaction, sino na magka-partner? Si Na at saka si Cl. At si K and OH. Ngayon, nagkaroon ng replacement. Ang tanong, anong klaseng replacement? Single replacement or double replacement? It would be
Double replacement. Kasi dalawa ang nagkapalit. Okay? Nagigets nyo ba? Okay? Next one. How about this one? BR. Okay? BR, isa lang siya. Bromine. Diba? Naalala nyo ang inyong periodic table? Ngayon, NaI ay produced, ay consist of two elements. Na and I. Ano napansin nyo sa after the product? Si Na ngayon, kapartner niya na si BR at si I na ngayon ang mag-isa. So, nagkaroon ng replacement. Ilang replacement? Isa lang. So, this would be the single replacement. Okay, ito ay double replacement reaction. Decomposition double replacement. This will be single replacement reaction. Okay, nagigets nyo? How about this one? Oh, napakadali nito. Meron tayong O2 at hydrocarbon, CH. Tandaan nyo, yung hydrocarbon ay may hydrogen at carbon. Nakaproduce ng CO2 and H2O. Malamang, automatic, alam nyo na agad na this would be combustion reaction. Okay? Okay, for the, okay, last one. H2 and Cl2 produce dalawang hydrochloric acid. Ano napansin nyo? Nag-combine silang dalawa. H at saka si Cl, reactant natin, after the reaction, it produce HCl, nagkaroon ng combination. So this would be synthesis reaction or the combination reaction. So ganun lang yung kadali. Okay? Maraming iba't ibang klase ng, maraming klase ng chemical reaction. At habang nagre-react sila, either nakakabuo ng heat, nagkakaroon ng reaction ng pagsabog, but this would be the reactants and the product. These are the general types of chemical reaction. So lahat ng chemical reaction na nangyayari, either lang yan sa mga ito. Okay? So, yun lang guys. I hope natuto kayo and don't forget to upload your selfie sa ating album na Chemical Reaction sa aking Facebook account na Elcid Bukakaw. And sa ating mga nakikinig sa radyo, I hope you've learned and you can now answer your worksheets pertaining to this lesson. Okay, so I hope you learned. Thank you very much. Goodbye.